Welcome to another session of Statistics and Probability. This is your teacher, John Len S. Almario. Today, we will be discussing confidence level and sample size. After going through this lesson, you are expected to understand the relation of confidence interval to sample size and determine sample size based on selected confidence level. Now, let us recall our previous lesson. What is margin of error? Very good. Margin of error is defined as the maximum likely difference between the observed sample mean and the true value of the population mean. And the formula for solving the margin of error when the population standard deviation is unknown, or known rather, sorry, is equals to E is equals to the confidence coefficient multiplied by the population standard deviation divided by the square root of the total number of samples. Na-recall ba? Okay, good. Now, what do you think? Does the accuracy of the data depend on the sample size? May kinalaman ba ang pagiging accurate ng data depende sa dami ng samples? Also, unang tanong lagi, gaano ba sa pagkakonduct nyo ng research or anything na gusto mong makakuha ng information regarding data, gaano ba karami yung dapat na samples na kuhanin mo? So, pwede bang ora-orada in an instant, ganto lang kagad yung kuhanin mong samples kasi naisip mo? Hindi dapat ganun. Kasi may pinagbabasihan tayo lagi. So, paano ba natin kinukuha yung dami ng samples? So, dalawa yan. Depende kung may confidence, kung may margin of error tayo, kung may confidence level tayo. Ayan. So, paano ba natin kinocompute yung sample size? Now, let's talk about Slavin's formula. What is Slavin's formula? It is used to determine the number of participants in a survey. The determination of the sample size is based on the availability of the population size. Slavin's formula is written as n is equals to n over 1 plus n squared, where the capital N is our total population size and E represents our margin of error. Now, here's the example. According to the Commission of Elections, as of May 2019, there are around 63.6 million registered voters in the Philippines. SWS wants to find out who the voters want to run for president in the next election. First, how many participants must they ask if they want a margin of error of 5%? Next, how many participants must they ask if they want a margin of error of 3%? So, paano ba natin i-compute using Slavin's formula? Now, first, we need to identify the given. So, unang-unang given natin is yung total number of population, which is 63.6 million or 63,600,000. Yun yung ating unang given. Pangalawa naman, anong pang given natin? Of course, yung margin of error natin, 5%. Kaso for this instance, kailangan i-convert natin into decimal, which is equal to 0.05%. Nasusundan? Okay, good. Next, ngayong meron na tayong capital N at letter E, all we have to do is to use the formula. We just directly substitute it. So again, use a calculator to determine the answer. And what is your answer? Very good. 399.9974. However, pagdating sa sample size, kailangan lagi tayong nag-round up ng answer. Bakit? Kasi wala, halimbawa, kung dito na lang titingnan natin, walang 0.99 na count ng tao. Laging isa yan. Halimbawa, yung pasahero sa bus, walang 0.5. Kapag sinabi mong katao, lagi mo ika-count kahit bata yan or adult, old, matanda, anuman gender, ika-count mo pa rin yan as one. Wala yan,
hindi siya, hindi pwedeng kalahati na, ay kuwari, kuwari, naputol yung braso, hindi pwede sabihin na, ay, 0.8 na lang yung tao na yan. No, that's not the way it goes. Kailangan pag dito sa samples, laging count as 1. Regardless kung, ano pa man din, okay? So, dito, 0.9974, i-round up natin yan. Ibig sabihin, i-eliminate natin yung decimal, meaning, mag-a-add 1 tayo dun sa whole number. So, 399 plus 1 is equals to 400. So, ibig sabihin, yun yung ating total number of samples at margin of error of 5%. Kuha ba? Okay, good. Next, paano naman kung 3%? So, again, using the same given or the same population, ang N natin ay 63.6 million or 63,600,000. Ang margin of error naman natin ay 3% this time. Convert muna natin sa percentage or sa decimal rather, 0.03. Next, substitute na lang natin and use it on the formula. So, check natin, ano, compute ulit natin. Ano kaya tamang sagot? Ang sagot natin dito ay kung kanina 400 at 5%, ngayon naman at 3% ay 1,111.092. Take note again, may decimal. So, ira-round up natin your answer. So, ang final answer natin ay, again, round up ha, hindi round off. 1,112. So, dumami. Kung kanina 400, 2% lang yung binawas natin, lumaki na yung, ano, yung sample size. So, therefore, analyze natin. At 5%, 400 siya. At 3%, lumaki siya, around 1,112. So, as you can see, as margin of error decreases, the sample size increases. Bakit? Kasi kailangan, mas, kailangan sa survey maging accurate. Eh, gusto mo pala, sir, maging accurate. Bakit hindi 63.6 million registered voters ang tanongin natin or tanongin ng SWS? Part of the time being, mahirap mag-gather ng information. And also, kapag may margin of error, hindi naman ibig sabihin eksaktong iyon na yun. Although, mas accurate nga kung 63.6, kaya lang, gaano kaya katagal bago mo tanong yung 63.6 na yun. And take note, etong 1,112 na to, hindi to basta naka-base lang sa isang lugar. Ito ay nakadepende na to kung paano nila pipiliin. But that's for another topic. Kung paano sila nagseselect ng sampling, mga types of sampling na yun. Anyway, again, margin of for the Slovin's formula, as the margin of error increases, the sample size increases. Kuha ba? Okay, good. Now, paano naman kung ang margin of error natin ay o margin of error when the standard deviation is known or kung alam natin yung standard deviation. Ito yung formula natin for the margin of error. E is equals to the confidence coefficient multiplied by the standard deviation over the square root of n. So, ito, again, confidence coefficient yan. Ito naman, yan ang ating standard deviation. Kaso, ang kailangan natin ay yung sample size. Paano natin malalaman yung sample size? Alam na natin yung margin of error. Pero paano natin malalaman yung sample size? Ayan. So, iba naman yan. Again, hindi ito yung katulad ng Slovin's formula. This is for what? This is for interval estimate. Tama. Very good. Interval estimate for what? Interval estimate for population mean. Ayan. Very good. Naalala. So, paano natin kukompute ngayon yung sample size? Unang-una, in order to solve for n, let us modify the equation by applying the properties of equality. So, paano yun? Iti-derive lang natin formula. Again, ayan. So, again, itong confidence coefficient, imumultiply lang natin sa population proportion.
or population standard deviation. Ayan. So, pag minultiply natin to, magiging ganyan yung formula. Next, ang gusto natin mangyari, yung etong n nasa kabilang side. So, ano yung kailangan natin gawin? Unang-una, ilipat natin tong buong quantity na to sa kabilang side ng equation. Ayan. Then, etong margin of error, ilipat natin sa baba. Transpose natin. Making it this. So, nagpalit lang sila ng pwesto nung square root of n saka yung e. Next, para malaman ko yung total number of samples, kailangan square ko both sides ng equation para makancel yung radical sign sa n. Therefore, making this our formula in determining the minimum sample size needed when estimating the population mean. Ayan, very good. So, ito, kung mapapansin nyo, kinansel natin to, so naging ganito na siya. Again, etong buong quantity na to, i-square mo. Okay? Ayan. Again, this is for formula in determining the minimum sample size needed when estimating the population mean. Okay? Good. Now, example. In a certain village, Rose wants to estimate the mean weight in kilograms of all 6-year-old children to be included in the feeding program. She wants to be 99% confident that the estimate of mean is accurate within 0.06 kilograms. Suppose from a previous study, the standard deviation of the weights of the target population was 0.5 kilograms. What should the sample size be? So ngayon si Rose, pumunta daw siya ng isang village. Ngayon, tinimbang niya lahat nung 6 years old na bata para isama sa feeding program. Ngayon, kailangan ang gusto niya maging 99% confident siya na yung estimate niya ay hindi lalagpas ng 0.06 kilograms. Ngayon, nagbase siya dun sa previous study, merong standard deviation daw na 0.5 kilograms yung mga bata na, yung mga weight ng mga bata ngayon. Ngayon ang tanong, ilan daw ang dapat niyang kuning sample? Ayan. So again, para ma-solve natin to, determine muna natin yung given. Ano yung mga given dito? So we have the confidence level, ayun, unang-una, 99%. Since may confidence level na tayo na 99%, ang confidence coefficient natin ay 2.58. Natatandaan? Okay, good. Next. Ano pa meron tayo? Ang standard deviation natin ay 0.05. Ayun, nakalagay dito. The standard deviation of the weights of the target population was 0.5. Eh, ano naman tong 0.06 kilograms? Mean ba yan? Hindi. Itong part na to, ito yung ating margin of error. Kasi bakit? If you'll analyze the problem, it says here, she wants to be 99% confident that the estimate of mean is accurate within 0.06 kilograms. Ibig sabihin, gusto niya, hindi lalagpas ng 0.06 kilograms. So, ibig sabihin, yun yung margin of error natin. Remember dun sa ating pag-estimate, interval estimate, 'di ba? Ina-add natin sa sinusubtract natin yung margin of error. Bakit? Kasi dapat hindi lumagpas dun yung ating estimate. Kuha ba? Ayun. So naalala. Next, ngayong may margin of error na tayo, ano nang kailangan natin gawin? Pwede na nating gamitin yung formula. So n is equals to confidence coefficient multiplied by the standard deviation divided by the margin of error. Then, square. Okay? So, sa substitute na lang natin yan. 2.58. Ayun siya. Confidence coefficient. Standard deviation, 0.5. Ayun. Margin of error of 0.06. Again, naka-decimal na yung ating margin of error. Okay? Compute natin. Very good. So, ano na-compute natin? 462.25. Take note. Again,
May decimal tayo. So, ira-round up natin yung answer. Yung 0.25 na yan, tatanggalin natin yan at mag-a-add 1 na lang tayo sa mga whole number. Therefore, 462 plus 1 is equals to 463. Yan na ba sagot, sir? Yes, yan na, sagot. Very good. Kuha ba? Okay, nakuha. Very good. Now, the margin of error E for the confidence interval for a population proportion is? Ngayon naman, kung kanina, population mean, ngayon naman, population proportion. Ano, paano natin kinocompute ang margin of error for population proportion? Ayun, very good. Yan yung may P hat at Q hat. Margin of error is equals to confidence coefficient multiplied by the square root of P hat times Q hat over N. Ngayon, again, ang goal natin dito ay etong N. So, paano natin isasolve yung N? So, again, modify natin yung equation. So, etong confidence coefficient, ang una kong gagawin, itatranspose ko sa kabila. So, dito, multiplication siya. Pagdating sa kabilang side ng equation, division siya. Kuha? Next. Paano ba natin, ano bang goal natin? Kailangan ang goal natin, etong N mapunta sa kabila. Eh, kaso, nakakulong pa siya rito sa radical sign. So, therefore, para mawala yung radical sign, kailangan i-square ko both sides of the equation. Pag in-square ko na both sides ng equation, makakancel na yung radical sign na yan. Ang mangyayari, magiging ganito na siya. Next step, take note, nung in-square ko tong side na to, in-square ko rin tong left-hand side ko. Therefore, kung ano yung laman nitong parenthesis na to, i-square ko rin. Therefore, by applying the laws of exponents, etong E divided by the confidence coefficient, in-square ko parehas. Okay? Very good. Next. Ngayon, ito gagawin natin. Pagpapalit-palitin lang natin ang pwesto. Etong N, ilalagay natin dun sa kabilang side. Tatranspose natin dito. However, may kasama pa rin siya. Kailangan isolated yung N. Kaya, itong confidence coefficient, ililipat natin sa kabila. Then, itong margin of error, ilalagay natin sa baba. Pag ginawa natin yan all throughout, magiging ganito ang kalalabasan ng ating equation. And take note, may common dito. Ano yung common? Etong dalawang to, pareha siyang naka-square. Therefore, pwede kong isimplify yan as ganito. Since isolated na yung N dito, ito na yung ating formula na gagamitin to determine the sample size needed when estimating the population proportion. Okay. So, paano natin gagamitin niyan, sir? Ito, sample tayo. Kelly wants to know, with 95% confidence, the proportion of the households who like to use brand X detergent. A previous survey shows that 42% uses this detergent. Mary wants to be accurate within 2% of the true proportion. What sample size does Mary need? So, si Kelly daw nagtanong-tanong ng kung anong brand daw ng household yung gustong gumamit na. Kung anong brand daw yung gustong gamitin ng mga household. Kung gusto daw ba nilang gamitin yung brand X detergent. Nagbabahay-bahay siya. Ngayon, sa nakakarang survey, 42% yung gumagamit na ng detergent. Ngayon, gusto niyang, para makasigurado, nagpataan siya ng 2% dun sa true proportion. Ngayon, ilan daw yung dapat tanongin niya regarding dito? Okay? Good. So, ano-anong given dito? Unang-una, confidence level, 95%. So, at 95%, ang confidence coefficient natin ay 1.96. Very good. Next. Ano-anong nakikita natin dito? Meron tayong 42% and accurate within 2% of the true proportion. When we say accurate within 2%, ito yung ating margin of error. Ngayon, yung margin of error natin ay kinonvert lang natin sa decimal, naging 0.02. Next, ano na lang natin tira? Yung 42%. Yung 42% na yun, yun yung ating p-hat. Kasi bakit?
Previous study shows that 42% uses this detergent. So, hindi porket may nakalagay na proportion doon sa problem, ibig sabihin, automatic pihat na yun. Again, check din natin, nakabase dun sa given. Okay? Good. Kasi bakit? Uses this detergent and ang gusto niya i-survey who like to use the brand X detergent. So, di ba, kung hindi na mo naman like, ba't mo gagamitin, di ba? So, ganoon na lang ang logic dun. Next, may pihat na tayo. Makukompute natin yung Q-hat. Q-hat is 1 minus P-hat. So, 1 minus 0.42 is equals to, very good, 0.58. Since may Q-hat na ako, may P-hat na rin ako, may confidence coefficient ako, at may margin of error ako, makukompute ko na yung sample size. Ayan. So, P-hat, ayun. Q-hat, confidence coefficient, sample, I mean, margin of error. Compute na lang natin. Take note, kailangan itong confidence coefficient divided by margin of error, i-square mo muna bago mo i-multiply dito sa p-hat at q-hat. Okay? Good. So, ang sample size natin ay, very good, 2,339.53. And again, kailangan i-round up natin yung sagot natin. So, ang tamang sagot dito ay 2,340. Okay? Kuha ba? Okay, good. Now, let's have a recap of what we have just learned. Again, is Slavin's formula. It is used to determine the number of participants in a survey based on the availability of the population size. So, ito yun, n is equals to n over 1 plus n e squared. Formula for sample for solving the sample size when standard deviation is known. Ito siya. Then, for population proportion, ito yung gagamitin natin. Okay? So, lagi nakadepende sa given kung ano yung gagamitin yung formula. Okay? So, para masukat natin yan, practice na tayo. Get ready for the next battle. Okay. So, ito yung mga sample problems. Post nyo muna yung video. Basahin nyo mabuti yung problem. Then, mamaya, check natin kung tama yung sagot niyo, okay? I trust you guys. Good luck. A little longer than a few minutes later. Okay. So, check natin kung tama yung mga sagot natin. Sa una, hahanapin lang natin yung sample size. Depende sa given. Ngayon, ang given dito sa una is p-hat. So, technically, ang gagamitin natin ay yung may q-hat. For the population, proportion. So, sige, check natin. Ayan, p-hat natin, 0.38. So, q-hat natin is equals to, very good, 0.62. Then, ano pa ang kulang? Confidence coefficient. Pero may confidence level tayo na 90%. Therefore, anong gagamitin natin confidence coefficient? Very good, 1.64. Ayan, so 0.08 dito. Ayan, saan galing yung 0.08? Ayun, yung margin of error natin. So, 0.38, ito siya, 0.62, ayun siya. So, ano ang sagot dito? Ang sample size natin ay 99.01. Note, sir, pwede pa ba yung 0.01 na yan? Siyempre, dahil round off lang natin yan. Therefore, ang ating final answer ay 100. When I meant round off lang natin to. Ito ay shortened lang nito. Pero hindi siya non-terminating to eh. Itong number na to. Okay? Very good. Next. Again, final answer dito ay 100. So, sa letter B. This, the base sa given, ang gagamitin nating formula ay determining the sample for population mean. So, again, given tayo. Ayan, yan yung formula na gagamitin natin. Apply, meron na tayong population standard deviation, meron na tayong confidence coefficient at 95%, gagamitin natin ay 1.96. Meron na ring margin of error na 0.12. So, ayan,
apply lang natin yung formula. At ang makukuha natin dito ay 2032.21. Again, merong decimal. So, add 1 lang tayo. So, ang final na answer natin ay 2033. Ayan. So, kuha ba? Hanggat may decimal, basta hindi sa sumakto, lagi kang add 1. Okay? Good. Next. Dito naman sa pangatlo, is Slovin's formula. Bakit? Kasi ang given lang ay total population at margin of error. So, population natin ay 300. Margin of error, 0.06. Ayan. So, anong tamang sagot dito? Very good. 144.23 again. Rounding up, this will be equal to 145. Nakuha niyo ba? Okay, good. Ngayon, dito naman tayo sa sample problem. Sa pangalawa. A particular brand of coffee contains 112 milligrams of caffeine per cup, with a standard deviation of 20 milligrams. Keith wants to investigate the same to estimate the true proportion mean of caffeine content to within 5 milligrams, adopting 95% confidence. How many cups of the same brand of coffee does he need for a sample? So dito hanapin lang natin yung number of cups na kailangan niyang sample. Okay? So, unang-una, again, determine natin yung given. So, ano-ano ba given? Standard deviation, 20. Saan galing yun? Ayun, standard deviation of 20. Next. Margin of error, 5. Sir, ba't ganun? Hindi siya naka percent. Kasi, ito ay population mean. Ayan. So, depende sa given. Regardless, ha. Depende sa given. Lagi tayo. Kung 5 milligrams, then 5 milligram as is. Kasi bakit? Kasi ito ay 20 milligrams, ito ay 5 milligrams. Same unit siya. So, whole number talaga siya. Okay? Good. Next. Confidence level, 95%. Ginawa ko lang CL. Okay? So, confidence level, 95%. Ano ang confidence coefficient natin? 1.96. Very good. Ngayon, meron na akong confidence coefficient, standard deviation at margin of error. Makukumpit ko na yung samples na kailangan by using this formula. Direct substitution lang tayo. 1.96 ang ating confidence coefficient, 20 yung ating standard deviation, at 5 yung ating margin of error. So, ano makuha natin sagot? Very good. 61.47. Again, round up tayo. So, ang final answer natin ay 62 cups. Kuha ba? Okay, good. Nakuha. Next. In a gymnasium, a physical exercise has a mean length of 30 minutes with a standard deviation of 6 minutes. A PE major wants to estimate the true mean length of the exercise with the maximum error pegged at 0.5, adopting the 95% confidence interval. How many samples does he need? So, dito, kung titingnan nyo, ano yung mga given? So, check natin. Alam natin for sure na may standard deviation na. Pag may standard deviation na, automatic population mean yung gagamitin nating formula. Okay? Next, margin of error, 0.5. Very good. So, ano pa? Confidence level, 95%. So, therefore, confidence coefficient is 1.96. Again, paano natin sa-solve yung number of samples? By applying the formula. Direct substitution na tayo. Ano mo makuha nating sagot? Very good. 553.19. Take note, again, round up the answer kapag may decimal. Equal to sa 554 samples. Kuha ba? Okay, good. Next. In a community with a population of 56,000, how many participants must you survey if your choice of margin of error is 8%? So, this is unusual sa mga kinocompute natin. But ito ang given, compute natin. So, given natin, n is equals to 56,000, margin of error, 8%, converted to decimal, 0.08, applying the Slovin's formula.
Direct substitution lang tayo. Let us compute. At ang sagot natin dito ay 155.82. Take note, may decimal pa. So, ra-round up na lang natin. So, ang tama sagot natin dito ay 156. Yan ba nakuha yung sagot? Okay, very good. Galing pala. Mukhang nakuha lahat ah. Thanks for watching my video lesson. Again, this is John Linus Almario saying remember, trust the process. Bye guys. See you soon.